Deliberate yan, planado yan. And then, alam nila si Chairman Normie Suarez at saka si former President Duterte, they are just like brothers. So, ewan ko lang kung ano ang grand plan talaga nila. Pero this is a total crackdown sa MNLF. Kung ano ang program ng UPAPRO. Ano pong comment ninyo dito sa mga bagong issue lang ha, na convict sa graft? Ano bang history nito, sir? At ano ang comment dito ng MNLF Davao? Actually, nandiyan na naman, naanapod ng mitrayal despite sa tabang sa ato ang pinangga ng chairman, His Excellency Professor Normie Suarez. Ngayon doon pa kuhanan, that is the time of the late Governor Farok Hosin. Time na ni Governor Farok Hosin, wala na. Outgoing na si Chairman Nor, wala na siya na sa arm. Arm pa man, dili pa man ang arm. Mm. So, ni-pop up lang na siya nga kaso. Siya, totally fabricated case para lang mahikta nila ang tigulang, ang chairman. So, tingala ta karon ni kalit naggawas. So, wala na gipili ni nga gobyerno ni. The chairman is kwan. Kwan na siya ba? Kanang very old. Pero, anaon pag-iapon nila despite sa tabang. I quote na ko ang iyahang tabang. The sin of the father cannot be inherited by the son. During the campaign, napuslan yun na ni BBM na quote na ni Chairman Normie Suarez. Sir, based on news reports, sinasabi na nangyari daw yung mga misdeeds year 2000 at 2001. Nagdududa po ba kayo sa timing? Ba't ngayon sa administration na ito lumabas po yung ganito mga issue? Yes. Deliberate yan, planado yan. And then, alam nila si Chairman Normie Suarez at saka si former President Duterte, they are just like brothers. So, ewan ko lang kung ano ang grand plan talaga nila. Pero this is a total crackdown sa MNLF. Kung ano ang program ng UPAPRO.